Hello mga ka-GGs! Hello mga ka-GGs! Good day, everybody! How are you today? GGs, good morning! Hello mga ka-GGs! Good day, everybody! Okay na ba kayo? Ready na kayo mga ka-GGs? Alat na! Hello mga ka-GGs! Good day, everybody! How are you today? For today's video mga ka-GGs, meron po akong i-share sa inyo. Oh my God, what is that? Meron po akong 5 reasons or 5 dahilan kung bakit walang nanonood sa mga upload videos natin. Emotional, damn it! Walang nagki-click na mga videos natin. Hindi pa rin tumataas yung watch hour. Samantalang ginawa naman natin ang lahat. Oh my God! Wow! Sumunod naman tayo sa alituntunin ng YouTube. Complete naman ang keywords natin. At tama naman yung mga titles natin. At kung bakit wala pa rin nangyayari sa mga videos or content natin. Yan mga ka-GGs ang common questions ng mga small YouTuber or vlogger na katulad ko. So today I will be giving you 5 major reasons kung bakit walang nanonood sa mga videos natin. At kung paano natin ito maaayos at mag-grow ang mga views natin. So first mga ka-GGs is searchable. Dapat pala talaga mga ka-GGs is madaling ma-search ang ating mga channel or ating mga videos. Meron mga keyword mga ka-GGs na isusulat tayo sa ating mga videos kung paano ito magiging searchable or madaling ma-search. Eto mga ka-GGs, meron akong katanungan naman sa inyo. Ayan. Kung tayo ba magsi-search sa YouTube channel at meron tayong gustong malaman na kasagutan sa ating mga katanungan, naiisip ba natin mga ka-GGs kung anong unang word ang ating gagamitin? Naisip niyo ba yun mga ka-GGs? Ako naisip ko. Okay. Bago natin yung sagutin mga ka-GGs, meron muna akong i-share sa inyo based on my experience. What? Ayan, na-experience ko ito mga ka-GGs. Kapag sinerch mo yung GTV, hindi lang 10 yung lalabas. Madami akong kapangalan pala sa YouTube. GTV. Maraming lalabas. So, merong isang GTV, katukayo ko na curious ako na gusto ko siya maging friend. So, ang ginawa ko, nakikipagkaibigan ako sa kanya. Ayan, lumalim naman yung aming pagkakaibigan. Pwede na! At isang araw, nagulat ako, tumawag siya sa akin, at natanong pa niya talaga. Ganito yung tanong niya mga ka-GGs. Ate G, bakit ba pag nag-search ako ng name natin na GTV sa YouTube, yung mga channel, bakit laging nauuna yung channel mo? Ikaw lagi yung nauuna ko. Kahit ilang beses kong mag-search, ikaw talaga, channel mo, GTV ang lumalabas. So, nagulat ako kasi ako, pag nag-search ako, siyempre, pangalan ko dahil GTV ako eh, di pangalan ko ang lalabas. Hindi ko alam na ganun pala ang pangyayari. At sabi pa niya, ano bang sikreto mo, Ate G? Bakit madaling ma-search yung channel mo? Sa madaling salita, searchable pala ang
channel ko na GTV. Doon ko nalaman na searchable pala talaga siya. So sabi ko sa kanya, sige, isi-share ko sa inyo kung ano ang reason. Yan. Ngayon, isi-share ko na rin sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit naging searchable yung aking channel na GTV. So ito mga ka-GGs ang tip natin kung bakit madaling ma-search ang ating channel. Sa English mga ka-GGs, dapat pala ang title mo in first word is how and what. Yung dalawa na yan mga ka-GGs ang gagamitin pala natin kapag tayo ay mag-a-upload ng ating mga videos. Say what? Kaya siya searchable. Sa Tagalog naman mga ka-GGs is ano at bakit. Yun mga ka-GGs. Yung tip na yun mga ka-GGs, apat yan, English and Tagalog. May Bisaya ba? Joke. Yun, apat na yun pala. Yun pala yung magiging searchable ang channel natin mga ka-GGs. So ngayon mga ka-GGs, small YouTuber like me, mag-start na tayo sa mga first word na yon para magiging searchable ang ating channel. Ang ating reason number 2 mga ka-GGs is competition. Competition. Ang ating second reason mga ka-GGs is competition. Yan, kompetensya. Yan, sa Tagalog. Oh my God! Wow! Marami sa atin mga small YouTuber na excited mag vlog. Excited gumawa ng videos. Ganadong-ganadong gumawa ng videos. Ayan, consistent nga mag-upload ng mga videos. At kapag na-upload na natin yung ating video na yun, is iniisip natin kaagad na Maraming likes, maraming subscribers. Yan, ini-expect natin kaagad na yun ang mangyayari sa ating upload video. At kung napapansin naman natin mga ka-GGs na mataas na nga ang views ng ka-YouTube natin or ka-vloggers natin, is nanlulungo tayo kaagad dahil iniisip natin konti lang yung viewers natin. So, nanlulumo na tayo kaagad at hindi na tayo consistent na mag-upload ng videos. Mga ka-GGs, huwag natin palagi titingnan or papansinin na marami silang viewers, marami silang subscribers, at bakit sila nag-grow, at sila ay, bakit sila ay maraming comments. Focus tayo sa mga nagawa natin or ginagawa natin sa YouTube. Nice. At iisipin natin na ang ating kakompetensya is ang ating sarili lamang. At tutulungan tayo nito mga ka-GGs kung paano at papaano tayo maging good and better content creator. At lagi natin gagawin kung ano yung nagawa natin sa nauna nating mga videos. At kung mapapansin natin mga ka-GGs na malaking kakulangan or hindi sapat sa'yo, na-observe natin na hindi maganda, ayan nga, yung tulad ng sabi ko, i-correct natin to para magiging magandang content. Tulad ng pag-share ko sa naunang content ko is, ang aking pag-i-intro is masakit sa tainga. Yun, unti-unti nating pag-aaralan kung paano hindi maging masakit sa tainga. Nice. At mga ka-GGs, yung ating pang-third is weak editing. Mga ka-GGs, marami pa rin sa ating mga small YouTuber na hindi nag-e-effort mag-edit ng videos. Kung editing talaga ang susi para mapaganda ang ating videos, bakit hindi natin ito subukan? At kung gusto mo magpatawa, lagyan natin ng comedy,
sound effects like laugh, cartoon sound effects, at marami pa yan mga ka-GGs. Editing is a key to become a beautiful content. Na gaano pa ka-boring ang footage natin, mapapaganda natin ang mood ng mga viewers natin sa ating pag-i-edit. At ituloy-tuloy lang natin ang ating pag-i-edit dahil madadagdagan pa doon yung ating knowledge sa pag-i-edit. Uulitin ko mga ka-GGs na sa pag-i-edit natin at lagyan natin ito ng mga sound effects, lubos nating ma-emphasize ang mga sinasabi natin. Mga ka-GGs, importante talaga itong mga small details na ito mga ka-GGs or elements na dinadagdag natin dahil nahuhuli natin ang atensyon ng mga viewers natin. Mga ka-GGs, yung ating pang last is listen to our viewers. Sa ating mga small YouTuber mga ka-GGs is pansinin natin yung mga gusto ng ating mga viewers. Mag-a-upload tayo mga ka-GGs ng mga requested content na gusto ng mga viewers natin. Kaya mga ka-GGs, ugaliin natin magpunta sa comment section natin mga ka-GGs at magbasa tayo doon. Lalo na yung mga recommendation or suggestion ng ating mga viewers mga ka-GGs. Bigyan natin yun ng halaga. Nice. Ang main purpose ng channel natin mga ka-GGs is to create videos for our viewers. At paano naman natin malalaman mga ka-GGs kung ano ang gusto ng mga viewers natin? So, ayan nga tulad ng sabi ko mga ka-GGs, basahin natin ang mga comments ng viewers natin. At minsan doon tayo nakakuha ng i-content natin mga ka-GGs doon sa mga viewers natin. At bibisita rin tayo sa mga old upload videos natin. At doon natin ma-i-correct or maayos ang susunod pa nating i-upload mga ka-GGs. Unti-unti lang naman yun. Step by step. Nice. At someday mga ka-GGs magkaroon din tayo ng niche sa ating channel. We hope and we pray na dadating yun sa atin dahil ngayon nangangapa pa tayo or inaalam pa natin kung ano talaga yung nagki-click o magiging niche natin. As of now, huwag tayong mainip and willing naman tayo. We are patiently waiting for our niche. And always be humble. Sana mga ka-GGs nagustuhan ninyo ang content ko na ito at may natutunan tayo sa aking pag-share. At huwag po ninyong kalimutan mag-like, share, comments, and subscribe. GTV po. Pahit na rin po yung notification bell para po ma-update tayo if in case na meron po tayong bagong upload. Pa-bell all po. And thank you for watching mga ka-GGs. Keep safe. Aww. Love you. Aww.